Good day mga kaprotambay, welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng StackTambay. And for today's video, pag-usapan natin ang update sa Luna. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos po tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, so kamusta sa mga pumasok dito sa Luna? Siyempre, pag-uusapan natin mga kaprotambay yung pinaka-update, no? So, pero uunahin ko muna mga kaprotambay nung last video natin, no? So, maraming nag-take ng risk mga kaprotambay. Around dito yan, eh. Okay? So, maraming nakabili dito mga kaprotambay, no? So, kung meron kayong 5,000, nung umakyat yung price banda rito sa pinaka-all-time high niya dito mga kaprotambay, is siguro pumalo yan ng mga 50,000 pesos, no? So, congratulations sa mga nakapag-in and out dito. Siguradong-sigurado ako na naka-triple the money kayo. Then, marami rin kaprotambay na nalugi dito sa Luna. Pero nung nag-entry sila, nag-buy more, yung tinatawag natin na buy back, then nabawi nila mga kaprotambay yung pinaka-nalugi sa kanila, no? So, tubong-tubo pa. So, nag-times 3, nag-times 4 yung pera nila dito. So, congratulations. So, ito na nga mga kaprotambay yung pinaka-price ng Luna, no? So, medyo pabagsak siya. Lagyan natin sa 1 hour mga kaprotambay, no? So, nag-pump siya. Then, medyo pababa. Okay. So, ito na mga kaprotambay. Merong bagong update sa Luna. Yung tinatawag na Revival Plan 2. Kasi merong Revival Plan 1 mga kaprotambay, no? So, hindi ko alam kung tinuloy ba nila yon or kung ano ba. Kasi is gumawa sila ngayon ng tinatawag na Revival Plan 2. So, pag-usapan natin mga kaprotambay. So, ipopost ko lang. Then, pupunta tayo sa pinaka-source natin. Okay, mga kaprotambay. So, ito na nga. Nakasulat is Terra Ecosystem Revival Plan 2. So, ito yung pinaka-plano nila, no? Sabi dito, mga kaprotambay, Terra is more than UST. So, mas mahalaga talaga si Terra. Okay? So, basahin nyo lang dito mga kaprotambay. So, ibubuod ko na lang, no, yung pinaka-naintindihan ko dito. Sabi dito, magkakaroon ng dalawang Luna token. Yung tinatawag na Luna Classic, ito na yung magiging symbol niya, LUNC. Yan yung Luna na hawak natin ngayon. Okay? Yung hawak natin ngayon na Luna, is tatawagin na yan sa susunod na Luna Classic. At ang magiging symbol niya is itong LUNC. Yan yung merong malaking supply, nasa 6 trillion mahigit mga kaprotambay, no? Then etong lalabas na bagong Luna, okay? Etong tinatawag na New Luna, yan yung lalabas mga kaprotambay dito pag natapos itong pinaka-revival plan. Sabi dito mga kaprotambay, syempre alam na natin na merong dalawang token pala na mangyayari, yung Classic at saka yung New Luna. Yung hawak natin is yun ang Classic. Sabi dito, mga protambay, no? Pag binaba natin, okay, ito muna mga protambay, no? Yung Luna Classic, yung hawak natin ngayon is nasa 6 trillion na yung supply niyan. So talagang napakadami na. Yung bagong lalabas na token na tinatawag na New Luna or yung pinaka-Luna is meron lamang 1 billion max supply. At yung 1 billion max supply na yan, mga kaprotambay, hinati-hati yan sa mga portions na yan. Okay? So ito mga kaprotambay, no, take note natin itong 10%. Yung 10% ng 1 billion supply, mga kaprotambay, is mapupunta sa mga Luna holders, mga kaprotambay, no? So kagaya ko, kagaya mo na merong hawak ng Luna Classic ngayon, mga kaprotambay, kapag ikaw is nabigyan ng pinaka-new Luna, yung tinatawag na ilalabas nilang new token, yung 10% ng 1 billion, paghahati-hatian yan mga kaprotambay, no? So ang daming maghahati-hati dyan. Okay? So check natin to mga kaprotambay. Sabi dito, okay, meron tinatawag na snapshot. Okay, pero unahin natin to. Okay, sabi dito, launch snapshot to be taken at Terra Classic block sa May 27 around 3:59 mga kaprotambay. Hindi natin alam kung anong klaseng time zone yung ginamit dyan. Basta sure tayo na dapat mga kaprotambay before, okay, bago mag May 27
meron kang hold na Luna Classic or yung Luna na hawak natin ngayon, meron ka niyan kasi magkakaroon ng snapshot. So kung ilan ang hawak mo, mga kaprotambay, ikaw is makakatanggap or ikaw is ano, eligible para makatanggap ng airdrop ng new Luna token. So pagdating na May 27, mga kaprotambay, yung lahat ng mga walang hawak ng pinaka Luna Classic, yung hawak natin ngayon, yung ang tawag is Luna Classic, syempre wala kang hawak nun, hindi ka makakatanggap ng new Luna. Okay? Pero sa mga kaprotambay natin na before mag-dump, no? Before atakihin yung pinaka-luna na dating may mga luna na nalugi. Okay? Sabi dito sa pre-attack snapshot, sabi kung meron ka raw hawak nung May 7. Okay? Kung hawak mo pa yung luna mo around May 7 bago mag-dump, makakatanggap ka, mga kaprotambay, ng airdrop. So, good news to para sa mga kaprotambay natin na nalugi, no? Yung nawalan talaga, yung bumagsak, nalugi yung pina-investment nila. So, kung meron ka pang luna nung around May 7, mga kaprotambay, makakatanggap ka ng airdrop. Okay? Kahit wala kang hawak na luna ngayon. Pero sa mga kaprotambay natin na ngayon lang nag-e-entry at bumibili sa pina-murang halaga, kapag hawak mo yung Luna Classic na yan, mga kaprotambay, pagdating ng May 27, may snapshot, no? So, kung ilan yung hawak mo, is bahala na sila, mga kaprotambay, kung ilan yung ibibigay sa'yo, depende sa hawak mo. Okay? So, ito, mga kaprotambay, sabi dito, oh, merong date. Ah, okay, May 27, Genesis file created from final launch snapshot. So, snapshot pa lang to, hindi pa to yung totally bigaya ng token. So, hindi natin masasabi kung sa May 27 is may makukuha agad na token. So, based on experience ko, pag sinabing snapshot, snapshot lang yan. Parang picture. Maka-protambay, no? Pipicturean kung ilan yung hawak mong Luna Classic. Okay, sabi dito, sa May 27, network launch na. So, talagang active na yung tinatawag na new Luna. Okay, mga protambay? So, hindi dito nakasulat kung kailan natin makukuha yung pinaka-airdrop na ipamimigay nila. Pero kung hawak mo talaga yung Luna Classic sa May 27, mga protambay, eligible ka para makatanggap ng airdrop. Okay? So, para mga kaprotambay, sana nagkakaintindihan tayo dyan. So, balik tayo, no? Balik tayo sa pinaano natin chart. Okay, mga kaprotambay. So, yung pinaka-revival plan na yon is lumabas around mga 3 hours ago. Kaya kung mapapansin natin, nagkaroon ng pumping, no? Nung lumabas yung news. So, ganun pala, mga kaprotambay. Kapag pala gusto mo magkaroon ng pinaka-new Luna token, kailangan pala bumili ka na ngayon. Kunwari wala ka pang hawak na Luna ngayon, yung tinatawag na Luna Classic. Ito kasi Luna Classic na tawag dito eh. So, kailangan mong bumili ngayon. Then, i-hold mo siya, mga kaprotambay, hanggang May 28 na para sigurado. Okay? May 28 Philippine time para siguradong magkaroon ka ng snapshot at mabibigyan ka ng pinaka airdrop ng pinaka tinatawag na new Luna. Pero ang tanong, sa May 27 ba magkakaroon tayo ng airdrop? Hindi natin alam kasi wala naman sinabi. Ang sabi lang is snapshot. Ngayon sa magtatanong, mga kaprotambay, gano'ng kadami, no? So gano'ng kadami yung makukuha ko na token? Kunwari meron akong 1 million Luna Classic. So tawag na lang natin dito is Luna Classic, no? Kasi yan yung tawag eh. So kung meron akong 1 million Luna Classic, ilang kayang Luna yung makukuha ko? Ang sagot natin dyan, mga kaprotambay, hindi natin alam. Pero based on experience sa launchpad, mga kaprotambay, no? So sa mga sanay na pumasok dito sa Binance launchpad, napansin nyo, di ba, yung 10% ng allocation, pinaghati-hatian ng mga sumali, ang onti lang na nakukuha natin, di ba? So siguro tingin ko onti lang din. Okay? So hindi tayo pwede mag-expect ng madami. Kasi ang daming maghahati-hati sa 10% eh. So yun lang yun, mga protambay. Hindi tayo pwede mag-expect na marami tayo makukuhang pinaka-airdrop. At kung kailan ang airdrop, hindi natin alam, mga protambay. Ngayon sa magtatanong, kaprotambay, magkano kaya yung Luna? Okay? Yung new Luna token, magkano siya lalabas? So estimated ko, mga kaprotambay, pwede siyang lumabas under $1. Okay? So under $1,
or $1. Nasa ganun lang yung range niya, mga protambay, no? So, kapag nagkaroon tayo ng pinaka Luna, hawak natin yung pinaka mga coin, hawak ng community. So, magkakaroon ng exchange. So, bahala na sila sa exchange kung magkano nilang willing to sell para sa mga gustong magkaroon ng mga Luna token, para sa mga willing to buy naman. So, dun mag-uumpisa yung pinaka-price sa exchange. Pwede mga protambay, may magbenta yan, mga $5, $10, pwede yun. Kunwari, ikaw nakakuha ka ng Luna token, siguro nagva-value lang siya ng $1, pwede mong ibenta ng $2, mga ganun, no? Okay, sa mga magtatanong, mga protambay, anong mangyayari dito sa Luna Classic? Okay? Dahil sa meron ng tinatawag na New Luna, anong mangyayari dito sa Luna Classic? Tataas pa ba price nito? Babalik pa ba to sa all-time high? Magiging $1 ba to? Ang sagot ko, mga protambay, ganito. Malabo na tong tumaas. Parang mangyayari, abandon na tong Luna Classic na to. Hindi natin alam kung gagawin nilang meme coin na lang to or kung bibigyan pa nila to ng ibang use. Pero isa sa nakikita ko, kasi naglabas sila ng New Luna kasi hindi na nila makontrol yung pinaka-supply na ito, kasi 6 trillion . Dapat dito i-burn. Pero hindi nila magawang i-burn, mga protambay, kasi nasa community yung pinaka-supply. Wala totally siguro silang hawak na ganung kalaking supply para i-burn. At kung meron man, kulang pa yon. Okay? So, ang pinakasagot ko dito, pwede hindi na to tataas, mga protambay, itong Luna Classic. Pahirapan to umabot sa piso. Okay? So, wag natin i-achieve, mga protambay, yung $1 per Luna Classic. Parang imposible yan. So, sa piso, baka makatotohanan pa, mga protambay, no? Pero matagal-tagal. Okay? So, eto na, mga protambay, ano ang pinaka-game plan? So, ito ang game plan, mga protambay, no? Sa mga gustong makakuha ng New Luna token, mga protambay, kailangan yung bumili ng Luna Classic. Ito, mga protambay, no? At i-hold hanggang May 27, o pasigurado na tayo, hanggang May 28 mo siyang hawakan. Then, kapag na-snapshot na yan, mga protambay, na-picturean na kung ilan yung hawak mong pinaka-Luna Classic, eligible ka na, or meron ka ng karapatan, or makakatanggap ka ng airdrop. Pero hindi natin alam kung kailan. Okay? So, yun ang isa sa mga plano. So, ito pa, mga protambay, no? Isa sa mga plano para sa mga risk-taker, mga protambay, no? Pwede tayong bumili ngayon ng Luna Classic. Okay? So, bibili tayo ng Luna Classic ngayon. Then, bago mag May 27, mga May 25, May 26, ibibenta natin. Bakit? Kasi, mga protambay, sigurado yan, bago mag May 27, yung last minute, mga protambay, ng oras sa May 27, maraming hahabol para bumili ng Luna. At yun, mga protambay, is makakapagpataas sa price ng Luna. Pero tayo, mga protambay, kunwari, bumili ka dito, okay? Diyan sa 0.00121112. Pinaka the best, ibenta natin yan sa May 25 or May 26 or mismong May 27 kung saan mataas ang price ng Luna Classic, okay? So, ibig sabihin, pag binenta natin yon, kikita tayo, magkakaroon tayo ng profits. Pero, hindi tayo maaasama sa pina-snapshot at wala tayong airdrop na matatanggap. Okay? So, yun ang isa sa mga plano. At mga protambay, after May 27, May 28, possible ang price ng Luna is bumagsak. Kasi wala nang use, okay? So, yun ang pinaka-inaabangan na lang, yung May 27. So, possible, mga protambay, kunwari, ito yung price. Pagdating ng, lagyan na 30 minutes, no? Pagdating ng mga May 26, nandito na yung price, or May 27, nandito na. So, lahat ng bumili dito, mga risk taker, mga protambay, pagdating dito, benta natin. Then, pagdating na May 27, 28, magbebentahan na rin yan ng coin kasi na-picturean na sila. Kaya ang possible scenario is bumagsak yung price. Okay? So, ano yung pinaka-third na move natin? Yung pinaka-plano natin gagawin? Ganito ang gagawin natin, mga protambay. Kosyo meron ng pinaka-Luna. Okay? So, may bagong Luna na. At itong pinaka-Luna Classic is pabagsak na ang price. So, mga protambay, kapag ang price nito is nagkaroon ng 4 na 0 or 5 0, pwede tayong bumili. Okay?
pwede tayo mag-take ng risk para bumili, makakuha ng mga ilang milyon. Okay? Kasi kapag marami ng zero yan, mura na yan, mga pro tambay, no? Pwede tayo mag-risk, bibili tayo sa pinaka-deep, no? So, anong gagawin? Ba't tayo bibili sa deep? Okay? Post ko lang. Kasi mga pro tambay, ang pwedeng scenario dyan, Kosyo, di ba, itong Luna Classic, parang abandoned token na to eh. Parang wala na tong halaga, no? Kasi meron ng new Luna token na lalabas. Ang pinaka-possible scenario niyan, kapag ang price is bumulusok na pababa, kayang-kaya nang bilhin ng mga whales yan, no? So, kaya na nilang ubusin yung pinaka-supply na yan sa pinaka-murang halaga. Ngayon, kapag hawak na ng mga whales or ng mga developers yung pinaka-malaking part ng supply ng pinaka-Luna, pwede na nilang i-burn yun. Then, kapag binurn yun, mga aprotambay, syempre, liliit na yung supply. Possible yun, mga aprotambay, no? Tsuri ko lang yun, hula ko lang yun, na kapag mura na ang price ng Luna Classic, kaya nang pakyawin niya ng mga developers or ng mga whales, then, i-burn kung gusto nilang i-burn. Kung hindi naman nila gustong i-burn, kapag nasa kanila na yung pinaka-most ng supply, kaya na nila yung laruin yung price na yan, mapapump and dump yan. Okay? So, sa scenario number 3, sa game number 3 natin dito sa Luna, pwede tayong bumili buy on dip. Okay? Siyempre, bagsak yung price na yon, wala ganong nagkakaroon ng interest niyan. Pero sa mga susunod sa plano na yon, pwede tayo mag-take ng risk para makapag-hold ng mga ilang million. Okay? Para in someday, mga aprotambay, kapag nilaro to ng pinaka-whales, meron tayong holds. At opportunity rin yon para sa atin. Okay, mga aprotambay, so sana naintindihan nyo yung nagaganap ngayon dito sa Luna. Ulitin ko lang. Okay? Kailangan meron ang Luna token, Luna Classic, until May 27. Para kasama ka sa snapshot para mapadalahan ng airdrop ng bagong lalabas na New Luna. Pero kung kailan natin matatanggap yung pinaka-airdrop, hindi pa natin alam. Kung magkano ang ilalabas nun, hindi natin alam. Kung ilan na makukuha natin sa airdrop, hindi rin natin alam. Okay, hanggang dito na lang itong video na to, mga pro tambay. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga pro tambay natin na wala pang Binance account, dito po sa description po ng video na to, sign up po kayo. Para sa mga pro tambay natin na ngayon lang napadpad dito sa ating channel, para sa mga newbie, mga aprotambay, gumawa na po ako ng playlist. Watch nyo lang po, makakatulong po sa inyo yan. Okay? So, mga aprotambay, yung sinabi kong game ng buy low, sell high, para sa mga pro yon, huwag nyo papasukin, mga newbie, kasi yung mga pro lang ang pwedeng maagawa nun. Okay? This is Robocoins again. Sign out! May nautal-utal ako ah. Okay, let's go!